na hindi lang magbahagi at magpatotoo sa katotohanan. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words para for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Matanong ko lang sa Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, at bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, nagsimula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Yun ang ilan sa pangyayari sa hearing kahapon kung saan napikon si Senador Bato kay Father Flaviano Villanueva, SVD. Sa kanyang testimony, kaugnay sa digmaan kontra droga. At biglang napaamin si Tatay Digong sa hearing. Ayon kay Senador Bato, ang ginawa sa pare daw ay propaganda. Ano ang mapala ng simbahan sa ministre ng simbahan kung propaganda lang ang pangangalinga lalo na sa mga biktima at ang paghanap ng hustisya. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Muli ito niyo din ko Brad Wendell Talibo makasama ninyo sa live na ito. At ano ang masasabi ninyo sa Senate hearing? Comment down below. Ano masasabi ninyo sa Senate hearing kahapon? At parang unang pagkakataon ito, si Senador Bato na kabilang sa iniimbestigahan, para bang siya ang nag-iimbestiga para sa kanyang sarili at dumidepensa. Napikon si Bato sa testimonyo ng pare na si Father Flaviano Villanueva SVD at napikon din si Duterte na paamin tuloy. Sa mga taga-subaybay sa atin, naniyahan natin huwag kalimutan na pindutin ang like sa live. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Okay. Kumusta sa lahat natin mga soaking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming. So, mabasahin muna natin itong mga pumasok bago tayo sa mga komento. Pumasok dito si Marilyn Canunoy, si Edwin Nerosa. Magandang umaga Bro Wendell sa lahat mga nanonood, si Sis Eden Au, sa God bless Bro Wendell, si Yang Skinny, si Eden Au, nadiin nga
lahat nilang ginagawa kahapon. Kawawa ang mga ito. Mabuhay ang nag-iisang senador. Ang daming, parang ang nakita nating matapang doon na senador ay si Senador Risa Hontiveros lang. Oh, si Jake Dudsen. Si Eden Au. Si Lito Escolar. Nanding and Eliane TV. Oh, so sa lahat na mga sumusubaybay sa ating live streaming at sa pananampalataya at katuwiran, no? Sabi ni Wilfredo Bacaria dito, separation of church and state. Ikalawang Timoteo 3:7, unang Timoteo 4:1-3. Oh, yon. Kadalasan, alam mo, yun ang iginigiit nila, separation between church and state. Pero di nila alam kung ano ang ibig sabihin ng separation between church and state. Kung maalala natin ang sinabi ni Cardinal Jaime C. noon, sabi niya, my duty is to put Christ in politics. Politics without Christ is the greatest scourge of the nation. So, daming magsasabi separation between church and state, pero di nila alam ano ba talaga ang nasa ulit-ulit natin ang tinatalakay ang separation of church and state. No? Malinaw naman kung ano ang mga sinasabi sa Biblia at sa batas natin, no? Separation of church and state. Halimbawa, kung talakayan natin ang artikulo 3, section 5, malinaw yan. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatag ng relihiyon o pagbabawal ng malayang pagsasagamit ng relihiyon. At ayon pa sa naturang batas natin, dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang paggamit at pagtatamasa sa paghahayag ng relihiyon at sa pagsamba ng walang pagtatanggi o pamimili. Ano pa ang sabi sa Artikulo 3, Section 5? Hindi dapat kailanman ang mga pagsusulit ng relihiyon sa pagsasagamit ng mga karapatang sibil o politika. So, yun ang nasa separation between church and state. At hindi lang yan. Nandyan pa sa Artikulo 6, Section 28, Number 3, na dapat malibre sa pagbayad ng buwis ang mga institusyong nagkawang gawa ang simbahan, ang mga rektorya. Yun lang ang nasa separation between church and state. Ngayon, nandyan ba na bawal tayo sa tinatawag na social issue sa ating lipunan? Hindi naman. No? Napakalinaw ang separation between church and state na meron lamang tatlong termino. Ang tatlong termino sa separation church and state, there shall be no official state religion. Pangalawa, the state shall not pass laws for or against any religion. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious groups. Yun lang ang separation of church and state sa batas natin. Walang sinasabi na bawal makialam
ang simbahan sa social issue sa ating lipunan. At bahagi yan sa pagiging simbahan, mga kapatid, na sa Catechism of the Catholic Church. Kasama yan sa turo ng simbahang Katoliko, ang aktibong makisangkot sa mga isyo ng ating lipunan. Bahagi yan sa utos ng ating Panginoong Hesus. Sa panahon ba ni Juan Bautista, bakit siya pinatay? Dahil lang ba nangaral siya at nagbinyag? Hindi. Pinanindigan niya ang immoralidad laban mismo sa namunuan. At yun ang dahilan kung bakit siya pinutulan ng ulo. Okay? So, welcome sa lahat natin mga kapatid na... Ay, dami na palang pumasok dito. Okay? So... welcome po sa ating mga kapatid, no? Si Rose Oranio sa Taiwan, no? Ingat kayo diyan sa Taiwan. Jika Osadan. Okay? Praise God, no? So si Donabil Marshall, hello po Bro Wendell at sa lahat ng mga nanonood sa Catholic Faith. So tatalakayin natin ito mga kapatid. At ito ang bahagi na uminit ang ulo ni Senador Bato kay Father Flaviano Villanueva, no? At dahil nabanggit ni Father Flaviano Villanueva na noon, drug addict siya. Kaya, tinanong siya ni Bato, nagsimula ba yung pagka-drug addict mo noong pare ka na? So, pakinggan muna natin ang bahagi, itong bahagi. Lahat ay may affidavit. Lahat ay pwede magpatutuo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner at ngayon ay naghihikahos ngunit lumalaban ang hangad katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at hinihilom. Pero alam niyo mga kapatid, daming mga Katoliko pa natutuwa nitong mga, lalo na pag ang isyo ay pinapatay, ang daming mga natutuwa. Hindi lang yan, may pari pa. Totoo yun. Ito ang realidad sa ating lipunan. So, itong isang dating adik noon, pari na ngayon, at kumakalinga sa mga naiwan nitong mga biktima at may programa sila. Pero napikon si Senador Bato, sabi niya, iniimbestigahan mo yan, Father. So, ilang nasampang kaso dyan? Kaya sabi ni Pimentel na gawain naman yan sa PNP, hindi sa pare. Pero naimasmasan din si Bato dito. Bakit? Dahil may mga kaso talaga, kasalukuyan pa, na nasa korte ngayon, na isinampa nila ni Father Villanueva. Okay, tuloy natin. Marami po salamat. Matanong ko lang si Father. When you said that... Dito lang na bahagi, kinuha natin yung pagtanong na ni Senador Bato sa pare, kaugnay sa yung sinabi niya na drug addict din ako noon. No. Itong kinuha ni Bato, pero nakita natin na may emotional na siya sa pahayag ng pare. You use drugs for 15 years.
Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, at bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. How old were you? 2006? 31 ho. 31? So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na siya po? Meron po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse? That's good. I congratulate you for reforming your life. Salamat and being po. A good example, I congratulate you. You're a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Hindi natakot ang paring ito, ah. Well, depende sa inyo yan. That's subjective, Mr. Chair. Yung inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso, marami yon sinabi mo. Kaugnay sa inimbestigahan daw na kaso. May mga kaso kasing dinala si Father at yun na nasampa sa... Pero, para na bang dito, na-control na si Bato sa kanyang emosyon. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo baka binalian. Hindi natin yan dahil baka ma... Okay. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have... Dito, na-emotional si Bato dahil sabi niya, may conclusion na siya sa kanyang katanungan. Imagine, si Bato, isa sa mga dapat imbestigahan sa komite. Pero ito lang ang iniimbestigahan na nag-iimbestiga din sa kanyang sarili. Hello, Fuckmasters PH. Kabulok, huwag niyong kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa kay Kabulok. Hello, Bro Mitel. Mukhang ang mga tao ngayon ay iba na talaga sa kanilang formation at development ng kanilang konsensya. Kaya na nilang kawawa naman ang mga biktima. Ang pangyayari kay Father Flavio Villanueva, ito'y isang katibayan na kahit, alam nyo ba na meron ding in-check nga na napaka-addict, naging santo. So, ibig sabihin, no matter how bad the person is, there is always a goodness. So, salamat po, Kabornok. No? Dito, makita natin na bago pa man ang pag-amin ni Tatay Digong dahil parang napikuna si Tatay Digong dito, lalo na sa mga katanungan ni Risa, dahil si Jinggoy, iba naman ang kanyang tira, no? Ang tira ni Jinggoy, hindi yung isyo, kundi si Dilima mismo. Kaya, nabulaga si Jinggoy kay Risa, kung nagsubaybay kayo sa buong isyo kahapon, mga kapatid. Okay, tuloy natin ito. Gated. Ilan na pong kaso na file niyo? Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's responsibility niyo to file the cases. Pero yeah, precisely, the... Mr. Chair, but since concerns... Nabasa ko kanina, dinidelete talaga. Jocelyn Almonte, hindi naman lahat ng mga adik na ganyan nagbabago. Totoo yan. Pero dahil po ba di lahat tulad ng paring
si Father Flavio, sang ayunan mo na lang ang pagpatay? Ha? Ano kayo? Diyos? Okay. Kung Diyos nga, binigyan ng pagkakataon ang sino mang mga masasama, yun ang dahilan kung bakit yung napakasamang tao dito sa mundo, may kasabihin tayo na masasamang damo, matagal mamamatay. Bakit? May dalawang malaking posibilidad kung bakit matatagal mamamatay yung mga masasamang damo. Una, binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos dahil ang Diyos di nawala ang kanyang hope na ang tao ay pwedeng magbago. Una yan. Dahil alam ng Diyos na ang eternal damnation ay hindi basta-basta yan kung tayo'y papunta doon. Eternity yon. In all eternity. Kaya, binigyan ng pagkakataon. Pangalawa, pwede din na pinoprotektahan ng demonyo na nagiging gabay niya. Bakit pinoprotektahan? Dahil pag matagal itong mamamatay at magpatuloy ito sa kanyang mga gawain, marami pa ang madadamay. Yun. Pero, napansin nyo ba? Kung ito mga pangyayari, ang daming mga makasalanan. Kaya, desperado na hindi naman lahat nagbabago. Sang-ayon na lang kayo na itong hindi lahat nagbabago, yung mga hindi pa nagbabago, ay ilagay na lang sa sementeryo. Sang-ayon kayo ng ganyan? Okay, tuloy natin. Siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. Hindi po so, ba? O yan, kaya binabaraw siya dito ni Senador Pimentel. Ah. No? Dahil advokasya daw o mano yan sa pare, hindi lang yan sa pare, sa Simbahan Katoliko, lalo na sa SVD kasi. No? At ibang congregation. Hindi po ba mas responsibility ng polis yan? Responsibility nga ng polis, Mr. Jeff. So, ang tanong, anong ginawa ng mga polis, lalo na sa mga nadamay lang? Kung ginawa ito sa simbahan, ngayon, anong ginawa sa mga polis? Be? O nila ni Senador ba ito? Tuloy natin. Pero sila nag-imbestiga, he's providing. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapail yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganun. So, yun na ang conclusion niya. Nagiging judge na dito. Imagine, sa investigasyong ito sa Senado, mga kapatid, isa si Senador Bato na dapat imbestigahan. Kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa siya dahil siya ang dating PNP chief. Pero, asan ka makakita na yung iimbestigahan ay nagiging investigador din at defensor din at nagiging judge pa dito? Dahil sabi niya, kung hindi ka makapag-file ng kaso, Father, ibig sabihin, nagpo-propaganda ka lang. Tuloy natin. Hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaloob sa polis kung nakasuhan na itong mga... Because I, for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga... Pinutol lang natin yung mga... Di dapat, no? Di dapat. Inosente na... No. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare. Mas pwede pa daw umano siyang maging pare. Dito meron na siyang conclusion. Ang akala niya na ang ginawa ng pare, yun lang ang pag-gather ng mga information, lalo na sa sino yung mga kamag-anak nito mga biktima at ang mga programa para sa kanila at sa mga anak nito. Ang akala nila, walang naisampang kaso.
Oh, kaya nga, sinagot siya dito. Tutuusin, kasi gusto ko talaga kung if I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago. Interjection lang, may expression kanina na what's the fuss? I think dahil lahat tayo, lahat around the table, ayaw nga natin na may nangyayaring ganito. No, so iwasan natin yung ibang pahayag na masensor tayo. Nagkaroon ng pagdududa sa motibo ni... Oh, noon pa lang, isa sa mga plano na ng Senado, dahil aktibo sila si Father Flaviano Villanueva sa pagkakalinga, lalo na sa mga kamag-anak, sa mga biktima. May maganda din tayo na sa susunod, tatalakayin natin yung sa Jehovah's Witnesses. Si Kian pala, no? Si Kian, nandyan ang kaniyang tito, Jehovah's Witness yun. Pero, pati ang simbahan, tumindig sa kanilang side. No. So, ngayon, sabi ni Galing Tripod, focus po tayo sa faith. Huwag na tayo makisaw-saw sa politics. We are playing jury's hell. Una, di mo talaga alam kung ano ang ano ang aral ng simbahang Katoliko. Di mo talaga lubos nalaman kung ano ang ibig sabihin ng separation of church and state. Kaya nga tinatalakay natin ito kahit nasa simbahan ay nanindigan ito. At alam nyo ba na kahit nga mga obispo, ilang obispo ang sinampahan ng kaso noon sa panahon pa ni Duterte dahil sa panindigan. Sa panahon ni San Juan de Baptist, pwede bang sasabihin mo kay San Juan, focus ka na lang sa evangelization at sa pangbibinyag. Huwag ka na lang makisaw-saw sa immoralidad ng namuno noon. Yun ang problema kung ang pagiging simbahan mo ay separate sa pagserbisyo sa gobyerno. Hindi makatindig ang batas, ang konstitusyon natin kung wala yung preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. At ito ay dapat talagang talakayin natin dahil ito'y issue sa lipunan at bahagi sa pagiging simbahan natin na dapat talaga makibahagi sa mga isyo ng ating lipunan. Father Flavi sa pagharap sa ating komite, I think na he doesn't deserve that dahil pinepresyum po ng ating komite. Noon pa, bago siya inimbita, pinepresyum na pala, no? Na di dapat iimbitahin si Father Flaviano Villanueva. A resource person, sumaharap sa atin. Kung maalala mo kasi, yung mga obispo sinampahan ng kaso, no? Sinampahan ng kaso, kung maalala ninyo mga kapatid, pati na si Father Flaviano Villanueva, sinampahan din siya ng kaso. At may mga Katoliko na kulang ang kaalaman, lalo na sa social issue, sa ating simbahan, sa Catechism of the Catholic Church. Di po ba ating tinatalakay na kung ano ang sabi sa Catechism of the Catholic Church? Sa Catechism of the Catholic Church number 1928. Ano po bang sabi dyan sa social justice and the common good? Napakalinaw sa Catechism of the Catholic Church na Christian morality also extends to the social issues
emphasizing the importance of justice, solidarity, and the common good. The church teaches that individuals have the responsibility to contribute to the welfare of the society and to advocate for the rights and dignity of all, particularly the marginalized and the vulnerable. Nasa Catechism of the Catholic Church yan. 1928-1942. Bahagi yan sa pagiging simbahan. Lahat ng mga pari, lahat ng mga obispo sa simbahang Katoliko, tayong mga laiko, tayo'y mga citizens sa Pilipinas. At may mga karapatan tayo na makialam sa mga isyo sa ating lipunan. Dahil responsibilidad natin yan. Responsibilidad yan sa simbahan, responsibilidad yan sa mga pari, responsibilidad yan sa mga obispo. No? Responsibilidad natin, lalo na sa mga pare at obispo, na makisangkot sa isyu ng ating lipunan. Lalo na mga pare at obispo dahil may busis sila sa lipunan. Okay? So, tuloy natin mga kapatid. In good faith. So, kung maaari ko lang i-make of record yan, Mr. Chair, na buong loob akong nananalig sa good faith ni Father Flavi sa pagharap sa atin at pagpresenta nung karanasan at ebidensya na meron ang Project Paghilom. For the record, Mr. Chair. Father, you don't mind being asked these hard questions naman, di ba? No, except that I... Okay, answer to the best of your ability. Salamat po. And Mr. Chair, I would like to acknowledge the intervention of Senator Riza. Hindi po uso at hindi po nasa bokabularyo ko ang pagbobloat ng katotohanan at pagpapropaganda. So to address that issue, we created Program Paghilom to help provide the core competence of psycho-spiritual interventions. Yun po ang hugis ng hustisya na nais namin ipaabot. Let us take note that justice has different facades. Isa lang po ang korte, o ultimate ang korte. But being able to rise up in the morning para magtrabaho, ang anak kahit kandila, magsulat at mag-aral mabuti, para sa akin, katarungan na po yun. Hugis po ng katarungan yun. Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Danlaban, let me now throw this question. Di ba ho, sa investigasyon, sa crime scene, ang isang pinepreserve po dyan ay yung barrel na ginamit. 6,000 po daw ang Danlaban. So dapat, merong 6,000 baril with corresponding documents. One way to let the public know that the war on drugs was real and true to its word, let us see the 6,000 handguns. That's a question po. Yeah, Mr. Chair. Salamat po. If I may, Senator Bato, yes. I hope in the next hearing, we can invite the director of Forensic Service of the PNP para mailatag niya yung whereabouts nitong mga lahat ng mga ebidensya na na-recover. And for the record, Mr. Chair, I just would like to parating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Thank you for what you're doing. Pasensya ka na kung sinabi ko na nahimasmasan rin. Hindi ka nakapag-file ng kaso, parang you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may nakapile kayong kaso. And I encourage you, please, file kayo ng kaso. Okay, yun ang bahagi lang ang kinuha natin ang kay Father Flavio Villanueva kung saan
uminit ang ulo ni Bato. Sa investigasyon, aboy, napaamin si Tatay Digong dahil parang uminit na din siya sa mga tanong ni Reza. Eh, pakinggan natin si Atty. Claire. FB Duterte na pikon kay Senator Reza. Napaamin tuloy sa mga ginawang pag-poot. Okay. Now, kita natin ha, paano ba siyang umami? Ay, okay bang aking audio, mga ka-clear? Aking mga MIBs, kadama si Jordan Roquette, Mylene, Mariana Nale. Okay, so okay ang audio ni attorney. Kita natin pa ang Duterte, dapat hindi ikat. Diba? Nakita niyo na? Nakita niyo kung gaano kabayas. Dito tinatalakay niya kung gaano kabayas ang resulta sa Senate hearing. Bakit? Dahil ayaw nilang ikat yung pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sabi ni Bato, dapat di ikat. Pero bakit pinapayagan daw na ikat yung kay Dilima? Okay, tuloy natin. Wait lang, nawala. 419. Ay, ito pala. Wait lang po. Tingnan na po yung aking unang video. Ay, unang part. Okay. Wait lang. Share ko. Diba? Nakita nyo na? Nakita nyo kung gano'ng kabayas ang hearing na to pabor kay dating Pangulong Duterte. May quick interjection lang to si Senator. Okay, our rules on interjection. Ganito, I will have to ask the permission of the Senator who has the floor if you want. And then, please limit it to maximum of two and very related to the topic we're discussing, okay? So, kahit one lang. One or two. Yeah. Oh, see? Sino ba nag-decide? Sino nag-decide? Sino kumukumpas? Sino kumukumpas? Si Bato, di ba? Oo na lang dito si Senator Coco. Di ba? Eh, tuloy natin. Okay, Senator Risa Otiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now, at the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Double Death Squad. Exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat kayo, Mr. Chair. Okay, hanapin natin parang ito na, siguro, yung napaamin. Sandali, ha? Yan! Miyembro yan! Ng death squad. So yun yung sinabi ni kanina ng Senator Rhea De Lima na may admission siya. At yun na hindi dapat, especially kung ikaw yung nasa executive. Dapat anong sabi ni Senator Jinggoy? You're jumping into conclusion. Alam mo kasi di talaga nakikinig si Senator Jinggoy sa mga sinasabi dito. Mukhang concern lang siya sa mga tanong niya. Pero pakikinig, mukhang hindi. Kaya nami-miss niya yung mga importanteng facts. Mga importanteng admissions na dapat siniseryoso. I thought there was no existence. Bakit? Okay. Bakit tumawa si Senator Jinggoy? I thought it was never inexistent. Oh, may admission na eh. Hindi mo ite-take down? Note? Tiyo yung mga tao. Parang nagtatawanan pa. So lahat ba lang sinasabi nito si dating Pangulo Duterte, nakakatawa? Lahat ba nang sinasabi ito, dapat hindi seryosohin? Diba? Oh, good evening po, Atty. Claire Gabre. Ating itutuloy ito sa susunod, mga kapatid. So maraming salamat sa inyong pag-subaybay. Kaya may nag-comment na bias kayo, Katoliko. Ang Katoliko talaga bias patayan versus justicia. Ay, natural bias ang simbahang Katoliko yan. At sa mga criminal na dapat mananagot, natural bias ang simbahan yan. Kasalanan
versus Kabanalan. Natural bias ang simbahan yan. At ulitin natin, bahagi sa ating pagiging simbahan, mga kapatid, na makikialam sa mga isyu ng ating lipunan. Katoliko man at hindi katoliko, noon pa man, reklamong-reklamo na pag may mga pare at obispo na aktibong-aktibo sa social issue natin. Sasabihin nila, nakikialam naman ang simbahan. Hindi lang yan, nareklamo galing sa mga anti-katoliko. Reklamo din yan sa ilang mga katoliko na kulang ang kaalaman sa social teaching ng simbahan. Lalo na tuwing may ipahayag ang ating mga kaobispuhan, ang ating kaparian sa mga isyu sa ating lipunan, lalo na sa usaping injustices sa lipunan, corruption at kaugnay sa pampolitiko. Tandaan natin, mga mahal na kapatid, hindi maaring magkahiwalay ang simbahan at ang pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ano po ba ang gobyerno? People? Ang mga tao? Di po ba? Ano po ba ang simbahan? People of God? Di po ba? So, di pwede na magkahiwalay ang simbahan at gobyerno sa kanilang paglilingkod sa mga tao. Kung ang gobyerno ay may responsibilidad sa material na pangangailangan sa mga tao, ang simbahan naman ay may responsibilidad pang-espiritual at moralidad ng mga tao. Pero, hindi ibig sabihin na dahil sa separation of church and state, ay di na pwede sa mga social issue. Dahil magiging magtagumpay lang ang paglingkod sa simbahan, lalo na sa pamamalaan, kung merong magandang ugnayan ang simbahan at ang pamahalaan sa layunin na ang dalawang panig ay para sa kapakanan ng taong bayan. Di po ba? No. So, maraming salamat mga mahal na kapatid sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.